Manalangin tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon. Salamat sa pagbibigay sa amin ng biyaya na mapaglingkuran ang Diyos, maipangaral ang Ebanghelyo, makapaglingkod na sumusunod sa church sa aming natitirang buhay. Ang lahat po ng churches sa buong bansa at sa buong mundo ay dumaranas ng maraming kahirapan, ngunit mula sa kanila ay nagpapasalamat po kami dahil ang gawain ng Diyos kung saan ang Ebanghelyo ng Panginoon ay naibabahagi at maraming kaluluwa ang naliligtas. Habang sila ay umaasa at sumusunod sa iyong salita. Kaya naman, Panginoon, protektahan mo po nawa ang bawat church na nasa pangangailangan at hawakan sila ng iyong mahabaging mga kamay. Pagalingin mo din po nawa ang mga may sakit sa gayon ay magamit sila sa paglilingkod sa Diyos at pangangaral ng Ebanghelyo sa natitira nilang buhay. Ang bawat isa nawa na sinusubok ang puso ay nanghihina at magkaroon ng karapat-dapat na biyaya upang walang sinuman sa kanila ang matisod. Panginoon na nagbibigay sa amin ng nararapat na salita at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, sa mga sandalyang ito, pakiusap, tulungan mo po kami na maunawaan ang banal na kalooban ng Diyos na nais mong ipahayag sa amin. Pakiusap, kumilos ka po sa puso ng mga taong hindi makakapunta sa lugar na ito at makikinig ng sermon online upang walang salita ang masayang at taimtim ko pong idinadalangin na pagkalooban kami ng Diyos ng dakilang kaaliwan, kasiyahan at kapangyarihan sa aming mga puso at isipan upang asamin namin ang banal na salita ng Panginoon at tulungan kami na makapamuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Sa mga oras na ito, sa banal na Espiritu ng Panginoon lamang kami aasa ng iyong na siyang gagabay sa amin. At ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tingnan po natin sa Biblia. Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Verse 22 hanggang 23. Basahin natin ang sabay-sabay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang coronavirus ay lalo pang tumatagal higit kaysa sa inaasahan natin, kaya gagawin natin yung summer retreat sa pamagitan ng online. At kung may i-evangelize naman po kayo, ay pwedeng-pwede ninyong mapanood ang Bible seminar online. Kaya sa tingin ko ay tutulungan kayo ng Diyos kung gagamitin natin ito sa pag-i-evangelize. Ipinagpapaliban po natin ng isang buwan ang schedule ng retreat at taimtim akong umaasa na bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapag-evangelize ng mas malaya. Dahil dito sa coronavirus, yung mga churches sa buong bansa at sa buong mundo ay nakakaranas ng iba't ibang mga kahirapan. Marami na rin tao yung natamaan ito ng coronavirus. Kaya ipanalangin po natin sila at kahit na hindi natin nalalaman ng detalyado yung kung nasaan yung kalooban ng Diyos ay dapat pa rin nating ipanalangin sa Diyos na matapos na kaagad ang sakunang ito at magkaroon na nawa tayo ng pagkakataon na malayang makapangaral ng Ebanghelyo sa huling pagkakataon. Kung naging mga tamad man tayo noon ay dapat na nating gawin ang lahat nating makakaya para maipahayag ang Ebanghelyo sa huling pagkakataon at ito ay ipinapahintulot sa atin ng Diyos
at mamuhay ng may sigasig para sa Diyos. Sa gayon ay hindi tayo mapahiya sa pagtayo natin sa harapan niya. Ipanalangin natin sa Diyos na ipagkaloob sa atin yung natitirang pagkakataong ito para sa Ebanghelyo. Sa araw ding ito ay paulit-ulit kong ibinabahagi sa inyo yung salita ng Diyos, yung may pamagat na mapuno kayo ng Espiritu Santo. Paulit-ulit kong sinasabi ang tungkol sa salita ng Diyos na may pamagat na mapuno kayo ng Espiritu Santo. Dahil pagkatapos nating maligtas, ang buhay natin ay ginagabayan na ng Espiritu Santo. Sa pamagitan ng mga naunang naligtas na Kristiyano, ang Espiritu Santo ay kumikilos at ang Ebanghelyo ay nahayag sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa mga puso ng mga tagapakinig ang nagpaunawa sa kanila ng biyaya ng Diyos at ang Espiritu Santo na nasa puso ng mga ligtas na Kristiyano ang nagbabago ng kanilang isipan at pamumuhay. Ngayon, nalalaman na natin na ang lahat ng tulong para makapamuhay tayo sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos ay natupad lamang sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya dapat nating naisin ang kapangyarihan at gabay ng Espiritu Santo. Upang makapamuhay ng maayos na Christian life, ang maayos na Christian life ay hindi nangyayari sa pamagitan lamang ng sariling sigasig o pagsisikap, kundi ito'y sa pamagitan rin ng kapangyarihan at kontrol ng Espiritu Santo. Kaya, isang utos ang mapuno tayo ng Espiritu Santo. Dapat natin itong naisin. Ito ay tiyak na utos para sa mga hindi pa natutubos na maligtas. At tiyak rin ito'y kautusan para sa mga ligtas na mapuno ng Espiritu Santo para sa kalooban at ipinagkautos o ipinag-uutos ito ng Diyos. Maging sa buhay natin sa mundo, umaasa tayo na maayos nating magagawa ang mga bagay. Gayun din sa trabaho. Kung naging maganda ang resulta ng ginawa natin at napansin ito ng mga nakakataas sa atin at kung maayos tayong gumagawa, maayos din nila tayong pakikitunguhan at lalo pang pinibigyan ng gawain. Tama po ba? Hindi ito kusang nangyayari, kundi kinakailangan nito ng matinding pagsisikap. Ang makapamuhay ng maayos na buhay Kristiyano, hindi ito automatic na mangyayari. Kundi sa pamagitan ng taimtim na pananalangin, masigasig na pag-aaral ng Biblia, pagsunod sa salita ng Diyos at paglilingkod po sa Panginoon ng buo nating lakas. Sa gayon ay mangyayari sa atin ang pagkilos ng Espiritu Santo. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Kung hindi, kahit na sinasabi nating ligtas na tayo at ang Espiritu Santo ay nasa atin, kung ang dati nating pagkatao at ang pagnanasa ng laman ay nananatili pa rin sa ating puso, wala tayong magagawa kundi ang mabuhay pa rin ayon sa pagnanasa ng laman. Kaya nga, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kung nabubuhay tayo ayon sa Espiritu Santo, hindi natin magagawa ang pagnanasang pisikal kundi mabubuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon ay dapat tayong pamunga ng bunga ng Espiritu Santo. Sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami. Maraming beses na nating itong nabanggit nung nakaraan. Subalit, hindi ko pa po nasasabi ang lahat. Kaya naman, ipagpapatuloy natin ito. Ngayon, yung mahalagang bagay tungkol sa Espiritu ay ang bunga ng Espiritu Santo. Yung puno ng mansanas, ito ay dapat mamunga ng mansanas. At yung mabuting puno ay namumunga ng mabuti. Bagaman ang isang puno ay namumunga, wala itong kabuluhan kung pagkatapos mamunga ng kaunti
ay bigla na lang natutuyo at nalalanta. Hinog na bunga, sinasabi ng Biblia. Ang mga unang bunga ng akaya. Katulad ng sinasabi sa Biblia, kapag ang butil ay hinog na, ang bunga ay inaani. Kapag papasok na tayo sa kaharian ng langit, dapat ay taglay natin ang bunga na nararapat para sa kalwalhatian at paningin ng Diyos. At dapat natin itong asamin. May ilan na nag-iisip na sapat na para sa kanila ang maligtas. At babalik na lang sila sa church kung kailan nila gusto. Ang gayong pormalidad ay hindi normal na buhay kay Kristo. Ang mamuhay sa Christian life ay hindi madali. Upang magawa ito, kailangan nating manalangin ng taimtim, magtrabaho ng husto, magsakripisyo, at sumunod sa yapak ng Panginoon. Dapat nating pagtiisan ang anumang kahirapang kahaharapin natin at dapat tayong magsikap at magpunyaging mabuhay ayon sa Espiritu Santo. Ang mga Kristiyanong tamad at yung mga paisi-isi lamang ay sinasabi, ikaw na masama at tamad na alipin. Ang pagiging tamad ay masama. Para sa atin, hindi lamang paggawa ng masama ang masama, kundi kasalanan din para sa mga Kristiyano ang hindi paggawa ng mabuti. Kaya mayroon ding mga tamad sa pagdating ng Diyos. Sa Biblia, may isang taong binigyan ng 10 mina, ang isa ay 5 mina, at ang isa naman ay 1 mina. Binalot ng taong ito yung 1 mina, itinago at ibinalik sa may-ari. Ito ay masama at tamad na alipin. Hindi natin ito dapat gawin. Maliban sa pagiging ligtas, kung wala tayong bunga mula sa Diyos, tayo rin ay masama sa paningin ng Diyos. Ginagawa nating walang kabuluhan ang Diyos o yung biyaya ng Diyos. Noong nakaraan, sinabi sa atin na kailangan nating mapuno ng Espiritu Santo. Sinasabi na ang unang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Ang katotohanan na kapag tayo ay lumalakad sa pag-ibig, lahat ng bagay ay maaring mangyari. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. At paano tayo maliligtas kung wala ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto, banal, walang kondisyon, ganap at sakdal magpakailanman. Minahal niya tayo ng gayong pag-ibig, sa pamagitan ng pag-ibig na iyon, tayo naligtas. Dahil sa dakilang pag-ibig na iyon, maging nung tayo mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ibinuhos ng Espiritu Santo ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Ibinuhos ng Espiritu Santo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nais baguhin ng Espiritu Santo ang ating mga puso, mamuhay araw-araw ng may gayong pag-ibig. Ngayon ay marami tayong dapat gawin upang mapuno ng Espiritu Santo. At nais nating itong matutuhan ng higit at higit pa. At ngayon ay pag-uusapan natin yung tungkol sa pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang maunawaan, yung biyaya ng Diyos, ito ay ang maunawaan ng pag-ibig ng Diyos. Ang sampalatayanan o ang sumasampalataya kay Jesus ay nangangahulugang sumasampalataya sa pag-ibig ng Diyos na nahayag sa pamagitan ni Hesus Kristo. Doon sa 1 Juan chapter 4 verse 16, at ating nalalaman at sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang natitira nating buhay ay dapat nating ipamuhay ayon na lamang sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kapag nahulog ka sa tubig na may malakas na agos, maanod ka.
Ang buhay pananampalataya ay kapag nailubog natin ang ating mga sarili sa pag-ibig ng Diyos at mamuhay sa pag-ibig na ito. Gaya kung paano tayo nagsusumika para hindi tangayin ng malakas na agos, kung susubukan nating mabuhay ayon sa ating laman sa halip na sa Espiritu, masasabi natin na tayo ay sumasalungat sa pag-ibig ng Diyos. Kaya doon sa 1 Tesalonica 1:4, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, "Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkakahirang sa inyo sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang kundi sa kapangyarihan din ng Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala." Naniniwala sila sa Panginoon, sa kapangyarihan at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kaya tiyak sila naligtas. Kaya aming nalalaman mga kapatid na minamahal. At sa Efeso 4, sinabi sa atin na lumalago tayo sa pag-ibig ng Diyos. Habang tayo ay nagmamature, tayo ay namumunga para sa kalwalhatian ng Diyos. Sinasabi din naman ng Biblia na kapag natanggap nila ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay kikilos sa kanila. Iibigin nila ang mga kapatid at mamumunga para sa kalwalhatian ng Diyos. Ito yung resulta ng mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay ibang-iba sa pag-ibig ng tao. Banal na pag-ibig, perpektong pag-ibig, ganap na walang kondisyon at walang hanggang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Panginoon ay itinanim sa atin. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng mga taong hindi ligtas. Ang pag-ibig ng tao at ang Diyos ay magkaibang magkaiba. Kaya tingnan natin dun sa unang Juan, sandali. Dun sa unang Juan ay meron tayong makikitang napakahalagang mga talata na nagpapatungkol dun sa pag-ibig ng Diyos. Patungkol ito dun sa banal na pag-ibig ng Diyos para sa mga taong naligtas. Kaya naman sandali nating tingnan dun sa unang Juan chapter 4 verse 10. Babasahin ko po yung verse 10 hanggang 13. So, unang Juan chapter 4. Sa unang Juan chapter 4 verse 10. Mula verse 10 hanggang 13. Unang Juan chapter 4 verse 10 hanggang 13. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito ay nalalaman namin na kami nananatili sa kanya at siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng kanyang Espiritu. Yung aklat ng unang Juan, ito po ay isinulat ni Apostol Juan at inilarawan niya ang kanyang sarili bilang ang alagad na minamahal ni Jesus. Ito'y maraming ulit niyang sinabi sa Biblia. Kahit naunawaan na ng lahat ang pag-ibig ng Panginoon, itong si Apostol Juan ay masasabing naunawaan niya ang pag-ibig ng Panginoong higit kanino man. Kaya yung ebanghelyo ni Juan ay naisulat upang matulungan ang mga ligaw na kaluluwa na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at maligtas. Ang unang aklat naman ng Juan ay nagtuturo sa atin na ang mga ligtas ay dapat mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Iniibig natin ang ating mga kapatid dahil inibig tayo ng Diyos. Ang buhay Kristiyano ay buhay na sinasanay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, ipinapaliwanag ko kung ano ang pag-ibig. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos. Inibig tayo ng Diyos noong hindi pa natin kayang umibig, nung tayo ay namatay sa ating mga kasalanan at pagsuway, nung tayo ay naligaw at nalayo sa Diyos, nung ipinagkanulo natin siya at naging kaaway niya. Kaya
gaano nga niya tayo iniibig? Sinugo niya yung kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Hindi niya lang tayo iniibig sa salita, kundi sinugo rin niya ang kanyang bugtong anak na anak bilang handog pang kasalanan, at sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus, ipinagkasundo niya ang kanyang mga kaaway sa kanyang sarili. Kaya paano tayo maliligtas kung wala ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamagitan ni Hesukristo? Mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Sinabi niya rito, mga minamahal, ito ay tumutukoy sa atin na minamahal ng Diyos. Kung tayo'y iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Nararapat ding, ibig sabihin nito, kailangan gawin. Sa katunayan, ipinakita ng Diyos kung sino siya. Ibinigay niya ang tanging niyang anak hanggang sa kamatayan sa krus. At wala nang hihigit pang pag-ibig dito. At ano pa ang kailangang ipaliwanag? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibinigay niya siya bilang handog pangkasalanan para tayo ay maligtas. Doon sa Roma chapter 8 verse 32, sinasabi, siya na hindi ipinagkaita ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Kaya hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay siya hanggang sa kamatayan para sa mga makasalanan na gaya natin. Kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Ang mga inibig ng Diyos ay iniibig ang Diyos, at kung paanong inibig nila ang Diyos ay iniibig din nila ang mga kapatid na umiibig sa Diyos. Dito, nararapat na mag-ibigan din naman kayo sa isa't isa. Sa isa't isa, ibig sabihin ay ang mga born again na mananampalataya. Una sa lahat, sa Juan chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Yung sampung utos, ito ay lumang utos na ibinigay sa mga Israelita. Nung yung mga Israelita ay inilabas sa Ehipto, sila ay inilabas physically at nationally. Bagaman nakalabas na sila sa Ehipto, ay hindi ibig sabihin na ligtas na ang kanilang mga kaluluwa. Ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanila ng Diyos yung sampung utos ay dahil iniligtas sila ng Diyos at iniligtas sila bilang isang bansa. Maligtas at mahalin ang Diyos. Kaya gaya ng nalalaman ninyo, kapag hinati ninyo yung sampung utos sa dalawa, ito ay ang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At yung isa naman ay ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Ang sampung utos ay tungkol sa pag-ibig. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At dahil iniibig mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Una, ibigin mo ang Diyos. Gayunpaman, walang sino man ang may kakayang ibigin ang Diyos ng kanilang buong puso, isip at lakas at ng kanilang buong buhay. Maliban na sa iilang tao na nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos sa panahon ng lumang tipan. Maliban sa iilan, wala nang sino man ang makakapagpakita ng gayong pag-ibig. Kaya naman, ang kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili ay malabong mangyari sa kanila. Hindi nila ito kayang sundin. Malabo na ibigin nila ang Diyos ng kanilang buong puso at kaluluwa sa halip ang mga Israelita ay madalas na nagrereklamo sa Diyos. Sumasalungat sa Diyos, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sumusuway sa Diyos. At sa halip na mahalin ang kapwa gaya ng kanilang sarili ay dinadaya nila at ginagamit ang isa't isa. At syempre, sinusubukan nilang lamangan yung Diyos. Bakit? Ito ay dahil walang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Wala yung pag-ibig ng Diyos sa kanila.
habang nabubuhay kasama ni Jesus, ito ay sa loob ng 3 at kalahating taon, marami silang nasaksihang mga himala at narinig na mga salita. Subalit hindi nila lubos na naunawaan ang Diyos sa kanilang mga puso. Sinabi ni Pedro, "Kung kinakailangan, mamamatay akong kasama mo. Hindi kita ipagkakaila." Ngunit nalalaman ito ni Jesus, "Hindi, paano ka mamamatay para sa akin kung hindi pa ako namamatay para sa iyo?" Dahil hindi iyon maaari. Pakitunguhan natin ang iba kung paano natin gustong pakitunguhan. Sa pamagitan natin at ng Diyos, o sa pagitan natin at ng Diyos, tayo ay pinakikitunguhan muna ng maayos ng Diyos at ang ating buhay pananampalataya ang siyang resulta nito. Tayo ang mga taong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit bago mamatay si Jesus sa krus, ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay hindi panahayag. Ipinahayag nila na ibinibigay nila ang kanilang buhay para sa Panginoon sa pamagitan ng kanilang mga labi. Subalit, nang dinakip na ang Panginoon, lahat sila ay tumakas. Hindi pa actually nagtatagal nang sabihin ni Pedro na hindi niya ipinagkakaila si Jesus. Subalit, ipinagkaila niya ng 3 ulit habang nakatingin sa kanya. Bakit? Dahil hindi pa nila naunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na muli, hindi natin malalaman kung bakit namatay si Jesus at kung sino siya. Si Jesus ay muling nabuhay at nagpakitang muli sa kanyang mga alagad. Doon lamang naunawaan ng mga alagad ang pag-ibig ng Panginoon nang makita nila siya na namatay at muling nabuhay. Kaya tinanong ni Jesus si Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" Sinabi ni Pedro, "Kahit tumalikod man ang lahat, ako'y hindi." Pero ano yung nangyari? Nabigo siya. Subalit, alam na niya ito ngayon. Lubos niyang naunawaan ang kanyang kasalanan. Naunawaan din ni Pedro ang kasalanan ng pagkaila sa Panginoon. Nang siya ay maniwala na ang Panginoon ay namatay sa krus at namatay para sa kanya at iniligtas ang kanyang kaluluwa, lahat ng mga salita na sinabi ni Jesus ay natupad sa kanyang puso sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. "Opo, Panginoon, nalalaman mo po na minamahal kita. Nalalaman mo ang lahat at nalalaman mo na ipinagkaila kita at alam mo ang lahat. Ngayon, nalalaman mo na talagang minamahal kita. Walang anumang maitatago sa harapan ng Panginoon." Sinasabing siya ay ipinakong pabaliktad sa Roma at namatay. Ngayon, hindi lamang si Pedro kundi pati rin tayo ay dapat na mabuhay para sa Panginoon sa ating natitirang buhay at ipangaral ang Ebanghelyo. Ganito yung resulta sa mga taong nakaunawa ng pag-ibig na iyon. Well, hindi lamang si Pedro. Gayun din ang ibang mga alagad at kay Pablo. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, "Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay." Dahil namatay si Jesus para sa akin, ang pinakamasamang makasalanan, tayo ay nahulog sa kanyang pag-ibig. Tayo ay naging mga bihag ng pag-ibig. Ngayon, sa mga nakatanggap ng gayong pag-ibig, ay inibig din natin ang Diyos ng ating buong kaluluwa. Ibigin mo ang Panginoon ng buong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ngayon, ang bagong utos ay mag-ibigan, hindi iibigin. Ng buong puso mo, ng buong kalooban mo, ng buong lakas mo at ng buong buhay mo. Inibig din tayo ng Diyos ng kanyang buong buhay. Nang mamatay sa krus ang kanyang tanging anak ay pareho lamang ang kahulugan. Siya mismo ang namatay. Ito ang sinasabi nito. Dahil iniibig niya tayo ng buong buhay niya, ay meron siyang karapatang sabihin sa atin na ibigin ang Panginoon ng higit kaysa anumang bagay sa mundong ito. Dahil binigyan niya tayo ng pag-ibig. Ipagpalagay natin na sinasabi natin sa isang tao isang umaga, "Pakiusap, ingatan mo itong hanggang mamayang gabi," at iniwan natin yung 100 million peso. Kalaunan, pagbalik natin at sinabi sa kanya, ibalik na iyon, ang ibibigay niya lamang ay 50 million pesos.
ang sasabihin natin ay, 100 million ang iniwan ko sa iyo. 50 million naman ngayon. Kung sabihin niya, 50 million ay deposit fee. Kung gayon, sasabihin ba natin, salamat pagkatapos ay aalis. Paanong nangyari yun? Ito ay malinaw na pagnanakaw. Ganito ang sasabihin natin. Kung ang ipinagkatiwala ay 100 million, 100 million din dapat ang maibalik. Kung naunawaan ng isang tao na minamahal siya ng Diyos ng kanyang buong puso at ng kanyang buong buhay, kung gayon dapat din niyang mahalin ng kanyang buong puso at kanyang buhay ang Diyos. Ito ang nararapat. Hindi ito isang espesyal na bagay. Ito ba isang espesyal na gawain? Gaano man natin kamahal ang Diyos, minamahal man natin siya ng daang beses, magagawa ba nating suklian ang pag-ibig ng Diyos? Ang taong totoong ipinamumuhay ng ganito ang pag-ibig ay magagawang ibigin ang kanyang mga kapatid. Gaano? Labis-labis, sukdulang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga kapatid. Ipinakita sa atin ng Diyos ang halimbawa ng ganitong pag-ibig. Tularan ang ganitong halimbawa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung paanong minamahal ako ng Ama, ay gayon din namang minamahal ko kayo. Ito ang pag-ibig ng Amang Diyos. Ito ang minamahal kong anak, sa Kanya ako lubos na nalulugod. Kaano ba kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Sa kanyang tanging anak, kung paanong minamahal ako ng Ama, ay gayon din namang minamahal ko kayo. At sinabi ni Jesus, kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Gaano man natin pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig na ito, ito ay napakadakila pa rin. Paano nga maipapahayag ang ganitong kadakilang pag-ibig? Tayo ay nahulog sa pag-ibig na ito ng Diyos at dahil nabihag tayo ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay dadalhin nito sa langit. Naalala ko yung isang tula na napakinggan ko, maraming taon na ang nakalipas. Ang pag-ibig ng Diyos ay parang batis, ito'y umaagos sa lupa at natikman natin. Kagaya ng agos ng tubig dagat, ito'y umaapaw at ang mga langit, at sa mga langit, tayo iinom mula rito magpakailanman. Kapag pumunta na tayo sa langit, tayo ay mabubuhay sa pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Ang pag-ibig ng tao, gaano man ito kalaki, ito ay hindi perpekto at balang araw ay may hangganan. Ito ay isang panandaliang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi matatapos magpakailanman. Walang hanggang pag-ibig. Walang ganitong pag-ibig ang tao. Kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na magibigan din naman tayo sa isa't isa. Ngayon, ito ang dapat nating gawin. Ito yung natural na bagay na dapat nating gawin. Subalit, kung hindi natin ito gagawin, ito ay hindi normal. Ito ang sinasabi nito. Yung mga alagad ay namuhay sa ganitong paraan at ang mga banal, ang mga sa mga naunang iglesia ay namuhay din ng ganito. At sa mga lugar kung saan ipinapangaral yung Ebanghelyo, maraming Kristiyano ang namuhay sa ganitong paraan. Ngayon, kung titingnan natin ang mga Kristiyano, minamahal nila ang isa't isa. Mayroong pag-ibig, subalit ito'y pag-ibig na maaraming kulang. Mukhang hindi nila magagawang magmahalan kagaya ng pag-ibig sa kanila ng Panginoon. Maraming rason kung bakit at marami ding dahilan. Walang nakakita kilanman sa Diyos. Kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Walang sino man ang nakakita sa Diyos. Tunay na walang sino mang nakakita sa Diyos. Nakasulat na maging si Moises ay humiling na makita yung Diyos. Ipinakita lamang ng Diyos yung kanyang likod habang siya ay dumaraan. Wala talagang nakakita sa Diyos. Sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ibig sabihin, sa pamagitan ni Jesus, ang pag-ibig ng Diyos ay bahagyang ipinakita. Subalit hindi ito nangangahulugan na nakita na ng tao ang Diyos ng lubos. Kapag pumunta na tayo sa langit, makikita natin ang mukhaan ng Diyos at mamumuhay doon ng magkasama. Sa talatang ito, sinasabi ni Apostol Juan na kailan may walang nakakita sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Hindi natin ito kailanman nakita. Kaya, nasaan ang pag-ibig na Diyos? Ito ay nasa mga taong nagmamahalan sa isa't isa.
kung minamahal natin ang isa't isa, ang mga taong ligtas. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din naman kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Akala ko dati, yung ang makikilala ng lahat, ang talatang ito ay nangangahulugang lahat ng mga, yung patungkol ito doon sa mga hindi mananampalataya. Ang mga taong ito ay tunay na anak ng Diyos, yung mga alagad ni Kristo, at tatanggapin tayo. Subalit, matapos kong maingat na basahin ang Biblia, ang talatang ito ay may kaunting ibang kahulugan. Siyempre, ang pagpapakahulugan na iyon ay hindi mali. Subalit, bago ito, tayo na mga ligtas, tayo na mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, paano natin mapapatunayan na tayo ay mga alagad ni Kristo? Na yung bawat isa sa atin ay naipanganak ng muli. Sa pamagitan ng ano? Mapapatunayan natin ito sa pamagitan ng pagmamahal sa isa't isa. Kung minamahal natin ang isa't isa, tayo ang unang makakaalam na tayo'y mga alagad ni Kristo. Ang malaman ay ang mapatunayan. Doon sa ikalawang Korinto na hindi niya nakikita, una tayong inibig ng Diyos at inibig natin siya. I'm so glad that my Father Heaven tells me. Nananatili ay nangangahulugang siya ay kumikilos sa atin. Sapagkat kung saan nagkakatipo ng dalawa o tatlo, ang aking pangalan ay naroroon. Sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Ibig sabihin, nandoon lamang ang Diyos. Mula sa sandaling iyon, ang Panginoon ay kumikilos na. Ang church na siyang katawan ng Panginoon ay nagsimula sa dalawa o tatlong tao. Siya ay nanatili bilang siya na kumikilos. Ang Diyos na nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay naging saktal sa atin. Ito yung pag-ibig ng Diyos na nasumpungan natin sa pamagitan lamang ng pakikinig sa salita. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi nakikita ay nananatili sa atin at tumutulong sa atin upang ang pag-ibig ng Diyos ay maging saktal sa atin. Paunti-unti. Ito ay nagiging sakdal sa atin. Kapag ang isang lalaki at babae na hindi magkakilala ay nagkatagpo at nagkaroon ng fellowship, sa fellowship na ito ay nagsisimula silang mahalin ang isa't isa at ipinapahayag nila ang pag-ibig nila sa isa't isa. Ngunit sa simula ay nangangahulugang itong bagong pag-ibig na nabuo. Sa isang emosyonal na pag-ibig, physical na pag-ibig, ay maari rin itong panandali ang pag-ibig. Gayunpaman, kapag ibabahagi mo na ang mga kahirapan mo at makakasama mo siya sa mga nangyayari sa buhay mo, nagiging ibang uri ng pag-ibig ito. Sa paglipas ng panahon ay nagiging makasariling pag-ibig na hindi sa emosyonal ni physical man. Alam natin, kapag nakita natin yung binata at dalaga na nagmamahalan, alam natin na maaaring hindi ito magtagal. Hindi ko lubos maisip kung gaano nila minamahal ang isa't isa. Nabubuhay silang dalawa sa loob ng maraming dekada, nagdadamayan, nagpapalaki ng mga anak at iniiwan sila. Sa tuwing naglalakad ako sa park doon sa US o sa Europe, minsan ay nakakakita ako ng mag-asawang puti na yung buhok at nakaupo at malambing na nag-uusap. Pagkatapos ay napapaisip ako, ano kaya yung kanilang pinag-uusapan?
Pagkakita ko sa matandang mag-asawa na magkahawak kamay, masasabi kong ito ay banal na pag-ibig. Ito ay nasa hustong gulang na pag-ibig. Pero ngayon ay kung titignan natin doon sa verse 13, dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin sapagkat binigyan Niya kami ng Kanyang Espiritu. Yung Espiritu Santo ang Siyang nagpapaunawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos at Siya rin nagpapatibay ng Kanyang pag-ibig ng higit at higit pa. At ang Diyos din ang kumikilos upang magawa nating ibigin ang isa't isa. Kaya ang Diyos at ang Espiritu Santo ay nasa atin, sapagkat Siya ay naninirahan sa atin. Tayo ngayon ay nasa Diyos na, at alam na natin na ang Panginoon at ang Diyos ay nasa atin. Kailangan nating malaman na tayong lahat ay magkakapatid. Hindi ko lubos na maisip yung kahalagahan ng pag-ibig para sa atin. Tingnan natin dun sa unang Juan chapter 4 verse 19. Tayo'y umibig sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa Kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa Kanyang kapatid na Kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi Niya nakikita. Una tayong inibig ng Diyos. Inibig Niya tayo. Kaya nga dito, malinaw na sinasabi, sapagkat ang hindi umiibig sa Kanyang kapatid na Kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos, una tayong inibig ng Diyos at inibig natin Siya. I'm so glad that my Father in heaven tells of His love in the book He has given. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Inibig natin ang Panginoon nang malaman natin ang Kanyang pag-ibig sa atin. Dahil ibinigay Niya ang Kanyang buhay, ay magagawa natin Siyang ibigin hanggang sa kunin ang ating buhay. Ganito dapat ang mangyari. Hindi lamang tayo inibig ng Diyos, kundi naghangad din na Siya ay ibigin. Nais Niya na ibigay din natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Nakakalungkot na hindi makatanggap ng pag-ibig mula sa taong nakatanggap nito at mas nakakalungkot kung hindi mo kayang umibig kahit nakatanggap ka na nito. Yung pag-ibig ay, ito ay giving and receiving. Ang pag-ibig ay kailangang mag-mature ng higit pa bilang personal na pag-ibig. Sa pag-ibig ng Diyos, una Niya tayong inibig. Minihal natin ang brothers at sisters dahil mahal natin ang Panginoon. Kung sinasabi ng sinumang iniibig ko ang Diyos at napupuot sa Kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Isang sinungaling. Kung sinasabi ng sinuman iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa Kanyang kapatid, siya ay nagsisinungaling. Kung ganito po, talagang isang kasinungalingan na masasabing iniibig mo ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nahahayag sa salita, kundi maging sa pagkapako sa krus ng Kanyang sariling anak. Sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ipinakita ang Kanyang pag-ibig. Ngayon, kung tayong mga Kristiyano ay iniibig ng Diyos, dapat nating ipakita ang ating pag-ibig sa pamagitan ng pag-ibig natin sa mga brothers at sisters. Dapat itong umaapaw. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy ng tulad ng ilog sa loob natin, ito ay aapaw sa atin sa pamagitan ng pag-ibig. Kung hindi, ito ay magiging pag-ibig na pantapal lamang sa bibig. Sapagkat ang hindi umiibig sa Kanyang kapatid na Kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi Niya nakikita. Ang patunay na iniibig natin ang hindi nakikitang Diyos ay ang pagmamahal natin sa mga nakikitang brothers at sisters. Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginagawa. Ang pagmamahal sa mga kapatid ay pagmamahal din kay Jesus. Ang pagkagalit sa mga kapatid ay pagkagalit din kay Jesus. Masasabing
pagkukunwari lamang kung hindi mo kayang ibigin ang kapatid na nakikita mo. Gayunpaman, iniibig mo ang Diyos na hindi nakikita. Isa itong kasinungalingan. At ang utos na ito na mula sa Kanya ay nasa atin. Ito ay isang bagong utos. Hindi po ba? Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. At doon sa chapter 5, sa unang Juan chapter 5 verse 1, ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Ito yung tumutukoy sa taong ipinanganak na muli ng Diyos. Ang bawat umiibig sa magulang, ang taong umiibig sa Diyos ay siyang nagsilang ay umiibig din naman sa anak. Magulang ang nagsilang sa atin sa mundong ito. Kung iniibig mo ang magulang mo, sino ba ang mga ipinanganak ng magulang mo na dapat mo ding ibigin? Ito yung mga kapatid mo. Meron tayong mga nakakatanda at nakakabatang mga kapatid, hindi po ba? Nawawasak ang puso ng mga magulang kapag nakikita nilang magkakagalit at nag-aaway ang kanilang mga anak. Hindi nila iniibig ang kanilang magulang. Nasisiyahan ang mga magulang sa tuwing nakikita na ang kanilang mga anak ay nagmamahalan at nagdadamayan sa isa't isa. Maari nilang maramdaman na nasuklian na ang pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. Gayunpaman, dapat umapaw mula sa atin ang pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos. Una sa lahat ay para sa mga kapatid na naligtas, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sa isa't isa. Sa mga hindi ligtas, one-sided sila kung magmahal. Hindi sila nag-iibigan sa isa't isa. Nakakaawang uri ito ng pag-iibigan. Kaya nga, kung titingnan natin dun sa unang Juan, chapter 3, verse 14. Unang Juan, chapter 3, verse 14. Unang Juan, chapter 3, verse 14. Nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Tayo ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay dahil naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at tayo ay sumasampalataya o sumampalataya. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang makasalanang lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay ay naging anak na mapupunta sa langit mula sa impyerno. Ano ang katunayan ng pagiging anak ng Diyos? Ito ay ang pag-ibig sa mga kapatid. Kaya alam natin na tayo ay lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay dahil iniibig natin ang mga kapatid. Ito ang ebidensya. Sinasabi ng ilan na naligtas na sila ngunit hindi nila iniibig ang mga kapatid. Hindi ko na sasabihin yung partikular na lugar pero pagpunta ko sa ibang bansa, mayroonong fellowship kasama ang mga ligtas na mga tao ngunit sa kanila ay mayroong pagkakanya-kanya, pagkamasakasarili at puro sarili lamang ang iniisip. Paano ito nangyari? Kahit na sabihin ko sa kanila na magtulungan para sa pangangaral ng ebanghelyo na magbigay ng offering para sa mission, na magbigay ng ikapo para sa ebanghelyo, ngunit wala silang pakialam. Nagpapanggap na wala silang naririnig.
ang kanilang kaligtasan ay kaduda-duda, na hindi nila alam na namatay na ang isa sa kanilang kapatiran. Wala talaga silang pakialam. Kakain ako ng pagkain ko at kakain, kumain ka. Kumain ka dyan ng, sa iyo. Basta ako, magpapatuloy lamang ako nang hindi naabala. Matapos ko silang madalaw ng 2 beses o higit pa, naunawaan na nila ang pagkakamali nila. Sila ay nabago ng paunti-unti at ngayon ay maayos na sila. Nang maging malaguna ang kanilang pananampalataya, ipinangaral na nila ang ebanghelyo at nagsimula na silang makapagligtas ng mga tao. Huwag po ninyong isipin na nangyayari lamang ito sa ibang bansa. Ganito rin maging sa Korea. Kapag nagkakasama ang mga bata, nag-aaway-away sila, nagsusuntukan, umiiyak para lamang sa laruan. Ito ay napakalayo mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ito ay napakainam na salita, tunay na dumaan na ako mula sa kamatayan tungo sa buhay. Nakadaan na. Ano ang katunayan ng pagiging anak ng Diyos? Ito ay ang pag-ibig. Iniibig mo ba talaga ang mga kapatid? Kaano? Dapat mabasa natin yung unang Juan chapter 3 verse 16 ng sabay-sabay upang malaman natin kung iniibig nga ba talaga natin yung mga kapatid. Unang Juan chapter 3 verse 16. Unang Juan chapter 3 verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ibinibigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ang kahulugan ng pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay ay walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Tinawag tayo ni Jesus na kanyang kaibigan nung tayo ay mga makasalanan pa. Walang may higit pang dakilang pag-ibig sa pag-ibig ng taong nagbigay ng kanyang buhay. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kung naunawaan natin ang pag-ibig, susundin natin ang mga salita ng Panginoon. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ang pag-ibig ay namatay o ang Panginoon ay namatay sa krus alang-alang sa atin at sa pagliligtas ng ating mga kaluluwa. Tunay na ating naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Naunawaan natin ito. Pinaniniwalaan natin ito at nararapat nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid. Kung tayo ay umiibig sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid dahil ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ang pagsasakripisyo ng oras, kalayaan, sariling kagamitan at kumikilos para sa mga kapatid ay wala bang saysay? Kung gayon, magagawa ninyo bang ibigay ang inyong buhay para sa mga kapatid? Kung maglalaban ang mga kapatid para sa otoridad, matatawag ba natin silang mga kapatid? Huwag ninyong sisihin ang iba. Isipin ninyo ang inyong sarili at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Gaya ng lubos kong pagmamahal sa inyo,
at ibinigay ang aking sariling buhay, ay nararapat ninyo rin namang ibigay ang inyong buhay alang-alang sa mga kapatid. Nararapat, ibig sabihin normal, hindi ito espesyal na bagay. Sa verse 17, dun sa unang Juan chapter 3, verse 17 hanggang 19, subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasaran niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan dahil dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magpakailanman at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. Sa verse na ito ay talagang nakakaantig sa ating puso. Ang pagtulong sa ibang mga kapatid ay hindi nangangahulugan na tutulong lang tayo kung tayo ay mayaman. Nasa mas mabuti pa rin akong kalagayan kaysa sa ibang brothers at sisters. Ibig sabihin ay may kakayahan pa rin tayong tumulong. Matapos na maunawaan ng mga kapatid sa Tesalonika yung pag-ibig ng Diyos, dun sa ikalawang Korinto chapter 8, ay naunawaan din ng mga kapatid sa Macedonia ang biyaya ng Diyos. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganahan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Kahit sa labis na kahirapan, ay ibinigay nila ang kayamanan ng kanilang kagandahang loob upang matulungan yung mga kapatid sa Jerusalem. Ibinigay hindi lamang kung ano ang mayroon sila kundi higit pa ron upang tulungan yung ibang mga kapatid, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Nagawa nila ito. Kung magagawa nating ibigay ang ating buhay dahil minamahal natin ng iba, bakit hindi sa kagandahang loob? Sa Kawikaan chapter 17 verse 17, ang kaibigan sa lahat ng panahon ay nagmamahal at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kagipitan. Sino ang makakatulong sa kagipitan? Kapatid ang makakatulong. Kahit sa pamilya, kung nasa ospital ang aking kapatid o nagdurusa dahil sa kahirapan. Kung gayon ay may puso tayong tumulong, hindi po ba? Sa kasalukuyan, gaano nga ba kasakim yung mga tao? Pinagtataksilan nila ang kanilang mga magulang, yung kapatid at kaibigan, at ang lahat ng ito ay nangyayari dahil isinasawalang bahala na nila ang pagiging makatao. Hindi ito normal. Ngunit ang ligtas na Kristiyano ay tumanggap Ngunit yung ligtas na Kristiyano ay tumanggap ng buhay ng Diyos at kanyang pag-ibig. Kapag nakikita natin ang kapatid na nangangailangan, ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kagipitan. Doon sa unang Korinto chapter 12, ang mga bahagi ay magkakaroon ng magkakatulad na malasakit sa isa't isa. Kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang lahat ng bahagi ay nagdurusa rin. At kapag ang isa ay niluluwalhati, ang iba ay nagagalak din. At sinasabi sa Roma 12, makigalak kayo sa mga nagagalak. Makiiyak kayo sa mga umiiyak. Sinasabi ng mga tao, sumasakit ang tiyan sa tuwing napapabuti ang iba. At isang Korean proverb, when your cousin buys land, your stomach hurts. Bakit po ganito? Dahil sa inggit, sa katunayan, mas mahirap makigalak kapag may mabuting nangyayari kaysa makiiyak
kapag may masamang nangyayari. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makiyak kayo sa mga umiiyak. Hindi ba't napakaganda kung maibabahagi natin ang ating kagalakan at kalungkutan sa iba't ating mga kapatid? Dahil sa coronavirus, tayo ay nasa ilalim ng iba't ibang mga paghihigpit at nakakaranas ng kahirapan sa ating buhay at maging sa pinansyal. Hindi ba napakarami ng ating mga churches sa buong mundo? Meron tayong 853 na churches sa 78 na mga bansa sa buong mundo. Hindi po ba? Ngunit, alam niyo po ba na karamihan sa kanila ay mga mahihirap na bansa? Maraming mga brothers at sisters ang nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na buhay at kahit sa pagkain dahil dito sa coronavirus. Kaya ating sinasabi, tulungan natin ang mga churches sa ibang bansa. Walang pumipilit sa ating magbigay ng offering. Sinasabi ko po sa inyo na gawin ito ng voluntaryo at personal. Ngunit, hindi ba kayo ay nagbibigay ng pera ng higit sa aming inaasahan? Kaya, maari nating ipadala ang halos lahat ng ating offering sa mga lugar na nangangailangan. Narinig ko na kahit na hindi natin sila kilala at maging ang kanilang mga bansa, hindi rin nila nalalaman kung nasaan ang Korea, ay pinapadalhan natin sila ng mga regalo mula sa ating puso at sila ay talagang nasisiyahan at nagpapasalamat sa ating mga regalo. Sila ay nagpapasalamat at nasisiyahan. Sinasabi nila, talaga, ang mga Korean ay aking mga kapatid. Sila ay tunay na aking mga brothers at sisters. At maging ako ay lubos na nagpapasalamat at sinasabi na ang mga kapatid sa ibang bansa ay talagang naantig at naluluha. Ito yung kanilang sinasabi. Sabi nila sila na ang aking mga tunay na brothers at sisters, mga kapatid na katanggap ng iisang dugo at naging iisang katawan. Sa panahon ng mga unang iglesia, ang mga kapatid sa Jerusalem ay mga Hudyo. At yung iba naman ay Hintil. Galit yung mga Hudyo dun sa mga Hintil at galit din naman yung mga Hintil sa mga Hudyo. Ngunit nang magkaroon ng taggutom dun sa iglesia ng Jerusalem, naglikom ng pera si Apostol Pablo mula sa mga Hintil na churches upang tulungan yung nangangailangan na church sa Jerusalem. Kaya sila'y nangulekta at ipinadala ito. Gayun din naman ngayon, ipinahihintulot ng Diyos na tayo ay magkaisa at maging isang katawan sa Panginoon. Nang marinig ng mga hintilang kahirapan ng mga banal doon sa Jerusalem, sila'y nakibahagi sa pangalap ng donasyon at nag-volunteer. Kaya nalaman ng mga mananampalataya sa Jerusalem kung gaano kahalaga ang pag-ibig ng mga brothers at sisters na Hintil. At naramdaman din natin na tayo ay isang brothers at sisters na mayroong iisang dugo at iisang katawan na tayo ay iisang katawan kay Kristo. Kaya nga, sinasabi dun sa 1 Korinto chapter 12, kung ang mga bahagi ay magkaroon ng magkakatulad na malasakit sa isa't isa. Tayo ay naghihirap ng sama-sama, nagagalak ng sama-sama, at syempre, tinutulungan ng isa't isa na nasa panganib. Ang sinasabi ng Biblia, kaya nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Si Kristo ang ulo at tayo ay iisa kay Jesus. Ang mga Hudyo at maging ang mga Hintil ay naging iisang katawan kay Kristo. May kasabihan sa kasulatan ng isang gurong Israelita, sinabi doon isang babae yung nagsilang ng isang sanggol at siya ay merong isang katawan. Meron siyang isang katawan at dalawang ulo.
Ngayon, ang tanong, siya ba'y isang tao o dalawa? Ang rabbi ay sumagot, buhusan mo ng mainit na tubig ang paa ng sanggol. Kapag sinabi ng isa, aray, at yung isa naman, hehehehe, at ngumiti, ito ay dalawa. Ngunit kung ang dalawang ulo ay nakaramdam ng sakit ng magkasama, ito ay iisa. Ito ay tama. Sinabi ng Biblia, makigalak kayo sa mga nagagalak. Makiiyak kayo sa mga umiiyak. Kapag tayo ay dumadaan sa kahirapan ng magkakasama, sinisigurado natin na tayo ay isang katawan. At tayo ay mayroong magandang karanasan. Ito ay hindi matatapos sa sandaling panahon. Ito ay magpapatuloy. Kaya, subalit ang sinumang may pag-aari sa sanlibotang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasaran siya nito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Ano ang ibig sabihin ng pinagsasarhan niya ng kanyang damdamin? Ang pagnanasa ng ating laman at kasakiman ang humahadlang dito. Ang mga naipanganak ng muli ay mayroong banal na espiritu at mayroong puso na tumutulong sa mga kapatid. Ngunit yung ating laman ang humahadlang dito. Sapagkat ang laman ay naglanasa laban sa espiritu. Yung pagnanasa ng laman ay nakikipaglaban sa kaluluwa. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at ang mga kahalayan nito. Kung ating ninanais na mamuhay ng normal, dapat nating itong patayin. Ikaw? Ikaw laman, mamatay ka na. Ngunit bakit nabubuhay kang muli? Dapat nating itong patayin ng may katapangan. Ayon dun sa puso na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang ating laman naman ay hinahadlangan tayo upang hindi makasunod. Ito yung pakikipaghilahan ng lubid. Hindi dapat tayo matalo. At dun sa unang Juan chapter 3 verse 18, sinasabi, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sino ba ang hindi kayang maging magaling sa pagsasalita? Ang ibang tao ay magagaling sa salita, ngunit walang gawa. Kung magaling ka magsalita, dapat na pareho ito ng iyong gawa. Ang ibang tao ay magaling lamang sa pagpapatotoo at iniisip ng iba, wow, ang patotoo ng brother na iyon ay maganda, paano ako magiging kagaya niya? Ano ang susunod nating titignan? Ang kanilang buhay. Kung ang kanilang buhay ay magkaiba sa kanilang patotoo, ito ay kasinungalingan. Sa isang church doon sa probinsya, mayroong isang sister. Napakagaling niya magpatotoo. Siya ay nagkukusang loob sa church at ginagawa ang kahit na ano. At ang tao ay nagulat. Wow, siya ay nakakamangha. Ngunit, isang araw, sinabi niya, meron akong isang malaking bahagi ng lupa at nais ko itong ibenta at idonate sa ating church. Ngunit wala akong pera na pambayad sa tax. Kaya't pahiramin niyo ako ng pera. At siya ay nakahiram ng 100,000,000 na won mula sa mga pastor at mga kapatid. At siya ay tumakas. Alam niyo po, tumakas siya. Napag-alaman ko na siya ay isang manloloko. Ngunit siya ay napakagaling magsalita. Meron talagang pong ganito sa gitna natin. Ang kanyang salita ay napakabuti. Kapag ang isang tao ay nananalangin, ang kanyang mga salita ay napakaganda. Parang ang Diyos lamang ang kanyang iniibig. Sinasabi, I love God more rather than before. Tinatanong siya ng Panginoon, kailan? Every desire toward the world of past had passed away already. Ang Panginoon naman ay magsasabi, hoy, tigil! Kailan ito lumipas?
Ikaw ay napupuno ng pagnanasa ng sanlibutan hanggang sa iyong lalamunan. Ito ba ay naglaho? Ikaw ay magaling magsinungaling. Maluloko ba natin ng Panginoon? Mga munting anak, huwag kayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang ating iniibig sa pamagitan ng gawa ay tunay na pag-ibig. Hindi ba ang umiibig sa pamagitan ng gawa? Kaya nga, doon sa 1 Pedro chapter 1, verse 22, gayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Kung ang Espiritu ay nalinis, ang banal na Espiritu ay maninirahan sa atin. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ang pag-ibig na ito ay dalisay na pag-ibig na walang kasinungalingan. Sa Roma chapter 12, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. Ang makasariling pag-ibig ay huwad na pag-ibig. Huwad na pag-ibig. Ngunit, ang tao ay madaling magsabing mahal kita. Pakiusap, unawain ninyo ang salitang ito. Kung kayo ay pupunta sa Amerika, marami ang nagsasabi, mahal kita, mahal kita. Para bang ang pag-ibig ay nag-uumapaw? Ngunit, sila ay madaling naghihiwalay. Pag-ibig ba iyon? Iyon ay kasinungalingan. Ang pag-ibig na iyon ay mula sa bibig lamang. Ang pag-ibig ay ang magdusa ng magkasama na magkaroon ng iisang kapalaran sa lahat ng bagay. Habang nanonood ako ng TV noon, ang asawang babae ay hindi makagalaw dahil sa sakit. Siya ay bumabangon mula sa kama at hindi makatayo. Kaya binubuhat siya ng asawang lalaki. Pinapaliguan siya ng mabuti. Pinapakain. At binubuhat siya sa wheelchair upang makapunta sa labas. Sinabi niya na hindi niya itatakwil ang asawa hanggang sa kanyang kamatayan. Nang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit, maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Ang pag-ibig ng tao ay maari ding maging ganito. Sa unang Juan chapter 3 verse 18, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pag-ibig na walang gawa ay huwad na pag-ibig. Ito ay hindi dalisay na pag-ibig. Kundi sa gawa at sa katotohanan. Ngayon, dapat tayong umibig ng walang kasinungalingan. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Sa pamamagitan ng ano? Hindi sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at katotohanan. Kung tayo ay iibig kagaya nito, ito'y magiging ebidensya na tayo ay sa Diyos at sa katotohanan. Meron dapat ebidensya. Dapat nating siyasatin ang ating sarili kung tayo ay nasa katotohanan. Dapat nating siyasatin kung tayo ay nasa pananampalataya o wala. Tapos tayo ay tatayo sa Diyos. Dapat walang kahihiyan. Dapat maging panatag ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Dapat tayong maging walang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Dumating man siya anumang oras. Kung hindi, hindi tayo mapapanatag sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo dapat na mamuhay ng kahiyahiya sa Panginoon. Ang pag-ibig ay siyang mismong buhay. Kung saan walang pag-ibig, walang buhay. Ang meron lamang ay kamatayan.
Ngunit kung mayroong pag-ibig, mayroong buhay. At kung saan mayroong pag-ibig, makakagawa ang buhay. Kaya sinasabi, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Kaya nga sinasabi rin sa Galatia chapter 5 verse 6, sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabulhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay gumagawa. Ang Panginoon ay naroon at siya ay gumagawa sa mga taong umiibig. Sa Galatia 5:13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinatawag sa kalayaan. Subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Kaya kahit na mayroong kalayaan, hindi dapat nating gamitin ang kalayaan para sa laman. Tayo ay malaya na mula sa kasalanan, mula sa kamatayan at sa kautusan. Ngunit ano ang kalayaan? Hindi ito kalayaan para sa ating sariling buhay. Ngayon tayo ay mga alipin ni Kristo. Dapat nating paglingkuran ng mga brothers at sisters bilang alipin na naglilingkod na mayroong pag-ibig. Sino ang alipin? Ibig sabihin nito ang paglingkuran sila. Sinasabi rin ni Jesus kung paano ang anak ng tao'y naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Hinugasan ng Panginoon ang paa ng mga alagad kagaya ng isang alipin. Siya ay pumarito sa mundong ito upang maglingkod. Ang Panginoon ay gagawa sa kalangitan ng mga taong naglilingkod. Ang mga taong naglilingkod, paano naman yung mga pastor? Kahit na ang isang tao ay pastor, mayroon ba siyang otoridad upang paglingkuran? Sinasabi niya, hindi siya naparito upang paglingkuran. Hinugasan niya ang paa ng mga alagad para sa mga makasalanan at kanya ring hinugasan ang paa ni Judas Iscariote. Alam na niya na ipagkakanulo ni Judas si Jesus. Ngunit hinugasan niya ang paa ni Judas. Kung meron tayong ganitong pag-iisip, paano si Apostol Pablo? Totoo. Sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat. Upang makapagligtas ng iba pang kaluluwa, dapat tayo mismo ay maging alipin. Tayo dapat ang naglilingkod sa brothers at sisters. At sino man sa inyo na nagnanais na maging una ay kailangang maging alipin ninyo. Alipin. Ang mga tao ay ayaw maging alipin. Ngunit ito yung sinasabi ni Jesus dun sa Unang Korinto chapter 8 verse 3. Unang Korinto chapter 8 verse 3. Subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Ang Panginoon ay tumitingin kung gaano natin iniibig o hindi ang Panginoon. Gayun din kung iniibig o hindi natin ang mga kapatid. Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa rito? Tinanong ng Panginoon ng ganito si Pedro at ganito niya rin siya tatanungin, minamahal mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Bakit? Dahil ibinigay ng Panginoon ang anak niya para sa atin hanggang sa kamatayan, minamahal natin ang ating mga pisikal na magulang at mga kapatid. Opo, dapat nating mahalin ang ating mga anak, subalit hindi natin sila maaring ibigin ng higit kaysa Diyos. Dapat tayong maghandog gaya ni Abraham nang sabihin ng Diyos, ialay mo siya bilang handog na susunugin. Pero pwede ba nating sabihin na, hindi po,
Hindi ko ihahandog ang anak ko. Iba na lang po. Huwag lang ang anak ko. Hindi natin ito masasabi kung minamahal natin ng Panginoon ng higit sa ano pa mang bagay sa mundo. Subalit iniibig natin ang Panginoon. Dahil dito ay mapagtatagumpayan natin ang mga pagdurusa at mga kahirapan. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang taba? Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Gaya ng sinasabi sa Roma chapter 8, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Yung kapighatian, yung pag-uusig, taggutom o kahubaran, yung panganib o taba? Mapuputol ng tabak ang liig natin, subalit hindi ito mapuputol ang Panginoong Diyos. Sa unang Juan chapter 2 verse 15 hanggang 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Hindi dapat ibigin ng mga Kristiyano ang sanlibutan ni ang mga bagay ng sanlibutan. Mga mangangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kapag ang isang babae ay umiibig sa isang lalaki bukod sa kanyang asawa, ito ay pangangalo niya. Kaya kung iniibig natin ang mundo o ang bagay sa mundong ito at ang pera, ay nagkakasala na tayo ng pangangalo niya sa ating mga puso sa pananaw ng Diyos. At sa katapusan ng mundo, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili at sa salapi. Mga maibigin sa kalayawan sa halip na mag-ibigan sa Diyos. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng 10,000 uri ng kasalanan, kaya ang puso ng mga Kristiyano ay hindi dapat mahulog sa salapi. Kung iniibig natin ang Panginoon nating Diyos ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, ng ating buong pag-iisip at lakas, at nabubuhay ng ating buong buhay para sa Kanya, ang Panginoon ay siyang bahala sa mga pangangailangan nating pisikal. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya nga, doon sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinangakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang ibig sabihin ng buhay na sumasampalataya sa Panginoon ay paghahandog ng lahat sa Kanya. Ito ay paghahandog ng aking buong buhay sa Diyos, sa Kanya. At ang Diyos ang siyang mamamahala sa ating buhay. Panginoon, mabuhay man ako o mamatay, gawin mo ang ayon sa iyong nais. Gawin mo ang iyong nais na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Isaulo po natin ito palagi, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kaya, ano ang hindi ko kayang gawin kung pag-ibig niya ang patnubay ko? Kaya nga doon sa Efeso chapter 5 verse 1, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Sa pamagitan ng Espiritu Santo ay napakaraming kaloob, subalit pagsikapan ninyong mitiin ang higit na dakilang mga kaloob at ipakita ko sa inyo ang isang daan na walang kahambing. Ang sumunod na verse tungkol sa pag-ibig, ito ay dun sa 1 Corinto chapter 1 hanggang 13. Walang pag-ibig, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabangan. Ang pinakamabuting kaloob ay pag-ibig.
Panghuli, ang pag-ibig ay ang pinakamagandang bunga. Pag-ibig, ang pag-ibig na iyon. Kaya nga si Apostol Pablo na pinakamatagal na nabuhay mula sa 12 mga apostol hanggang sa huli ay sinabi niya, mga kapatid, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Makikita natin ito dun sa unang Juan, hindi po ba? Sa lugar na walang pag-ibig, ibig sabihin, anuman ang gawin mo, ibigay mo man ang buhay mo, kung walang pag-ibig, ano ito? Ibig sabihin, maari itong mangyari kahit na walang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay iniibig natin ang Panginoon at dahil kaya nating ialay ang ating mga buhay sa Kanya, ay iniibig natin ang mga kapatid. At dahil namatay ang Panginoon para sa atin, ay magagawa ko namang mamatay para sa mga kapatid. Ito ang bunga ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat muna tayong mamunga ng pag-ibig. Ngayon, manalangin tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, inibig mo po kami ng lubos. Kaya lubos din po ang aming pagpapasalamat sa iyong kamangha-manghang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig na iyon, binuhay mo po kami kasama ni Kristo mula sa pagkamatay sa kasalanan at pagsalangsang at inilipat kami mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan at ginawa kaming mga anak at binigyan ng malwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya ngayon, pakiusap, hawakan mo po kami ng iyong pag-ibig, salita at kapangyarihan. Panginoon, pakiusap, gabayan mo po kami na mabuhay sa aming natitirang buhay na hindi na para sa walang kabuluhang mga bagay sa mundo, kundi para na lamang sa iyong kalooban at kalwalhatian, at mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sa gayon, na magawa naming ibigin ang Diyos ng aming buong puso at buhay at ibigin ang mga kapatid gaya ng pag-ibig sa amin ng Panginoon na ipinahintulot mo, at naway makapamuha kami ng pag-ibig para sa kalwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng pamumuhay namin sa pag-ibig. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen.